Palaka na nagsisuicide, ibon na mapagpanggap, isda na nangunguryente. Ilan lang yan sa mga hayop na tampok for today's episode. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 20 hayop na may kakaibang self-defense. Mayroong kasabihan, desperate times call for desperate measure. Sa mundo kung saan kailangan mong ipagtanggol ang sarili sa mga predator, maraming hayop ang natutong mag-adapt at nakaisip ng nakakaaliw na paraan para depensahan ang sarili. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin makapag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel. Pindutin lang ang subscribe button sa baba ng video at isama mo na rin ang bell button para ma-notify kita kung may bago akong video. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Para mabuhay sa napakalupit na lugar gaya ng desyerto, maraming nilalang ang nakaisip ng simpleng paraan para makatakas sa tiyak na panganib. Dito sa Namib Desert sa Southern Africa, makikita ang mga Golden Wheel Spider. Ang numero unong kalaban nila ay ang mga Pompilid Wasp. Hindi sila mabilis tumakbo at kahit magtago sila sa buhangin, mahikita at mahikita pa rin sila nito. Para makaiwas, gumugulong ito pababa ng buhangin. Sa ganitong paraan, mas mabilis silang nakakatakas. Ang isa pang gagamba na may kaparehang abilidad ay ang mga Moroccan Flick-Flack Spider. Kakaiba ang kanilang pag-ambling. Hindi tulad ng wheel spider, nakaliad ang kanilang mga paa na parabang tunay na gymnast. Sa ganitong paraan, mas mabilis silang nakakatakas sa mga predators. Sa video, makikita mo kung paano nila itulak ang buong katawan para lang makapag-tumbling. Ako lang ba to o parang ang sarap nila panuurin? Ang isa pang hayop na may ganitong response ay makikita sa mabatong kabundukan ng Venezuela. Ito ang mga pebble toad. Sa liit ng kanilang katawan, madaling advantage ang pagkakaroon ng maliit at magaan na katawan. Ito ang palakang hindi papahuli ng buhay. Kung sa oras ng panganib, dalawa lang ang pagpipilian, fight or flight. Flight ang pinipili ng mga flying fish. May kita sila sa halos lahat ng karagatan sa mundo. Para makaiwas sa mga predator fish gaya ng tuna at pating, tinutulak nila ang kanilang sarili pataas ng tubig at ginagamit ang mahaba nilang palikpik upang makapag-glide sa ere. Isa itong uri ng adaptive evolution para makaiwas sa panganib. Isa itong talent na huwag sanang matutunan ng mga pating. Hindi lahat ng nilalang ay kayang tumakas ng mabilis. Isa na dyan ay ang Texas Horned Lizard. Mabagal lang ito kumilos at mukha pantimang maglakad. Buti na lang nababalot ito ng tinik na nakaka-discourage sa sinumang predator. Kung ayaw silang lubayan, kaya nilang magpatay-patayan gaya ng sa video na to. Perhaps ang pinakakakaiba nilang depensa ay ang pagpapasirit ng dugo sa kanilang mata. Napaka-effective nito, lalo na sa mga aso at coyote. Kung bumaliktad ang sikmura mo sa mga horned lizard, ito ang nilalang na lumalabas ang buong sikmura. Sila ang mga ribbon worms. Makikita ito sa lahat ng karagatan maliban sa Antarctica. Sa tuwing may banta sa kanilang buhay, niluluwa nila ang kanilang bituka upang manakot sa mga predators. Sa ganitong paraan, natatakot at nilalayuan sila ng mga may masamang balak sa kanila. Maliban sa kanilang nakakadiring teknik, ang ibang species ng ribbon worms ay nagtataglay ng laso na tinatawag na tetrodotoxin, kaya iwasan mong kumain ang uod na to. Ang mga langgam ay ang siga at bully sa animal kingdom. Kahit anong hayop ay kaya nilang bulihin. Pero ibahin mo ang mga Miami Blue Caterpillar. Para madepensahan nila ang sarili sa mga langgam, nakaisip sila ng astig na paraan. Sa tuwing may lalapit na langgam, naglalabas sila ng matamis na likido sa kanilang likuran na paborito namang kainin ng mga langgam. Sa ganitong paraan, hindi na sila ginagambala ng mga langgam dahil sa ayuda na bigay nila sa mga bullying langgam. Wow! Classic example ng bullying at extortion. Ang self-defense ay hindi lang ginagamit para maprotektahan ang sarili. Ginagamit din ito para maprotektahan ang kanilang pamilya.
Ito ang mga Kentish Plover. Para maprotektahan ang kanilang pugad, nagpapanggap silang injured o napilayan. Sa ganitong paraan, nadadivert ang atensyon ng predator o maskina ng tao. Pasusunod rin nila ito sa kanilang direksyon hanggang sa mawala ang atensyon nito sa kanyang pinakamamahal na mga anak. Aww. Ang sweet naman. Magandang example ng sacrifice. Maraming hayop ang natutong gumamit ng panluloko bilang self-defense. Isa na dyan ay ang maraming uri ng palaka. Para makaiwas sa mga kalaban, pinapalobo nila ang kanilang katawan upang magmukhang malaki. Para hindi sila malunok ng ahas, lumulobo ito hanggang sa mabulunan ang ahas. Ang isa pang nilalang na may ganitong estilo ay ang mga pufferfish. Lumulobo ito ng pagkalaki-laki upang takutin ang may masamang balak sa kanila. Sa totoo lang, hindi ako natatakot. Mas natatawa ako sa itsura nila. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Ang karagatan ay puno ng kakaibang hayop na may iba't ibang teknik o paraan ng depensa. Ngunit, ang pinakakakaiba na ata sa kanila ay ang pom-pom crab. Para makatakas sa panganib, iwilawasiwas nila ang sea anemone na hawak nila sa magkabilang kamay, aeste panipit. Ang sea anemone kasi ay iniiwasan ng malalaking isda dahil sa taglay nitong makamandag na galamay. Go, pom-pom crabs! Show them what you got! Ang karagatan ay tahanan ng matatapang na predator. Para makasurvive, ang ilang isda gaya ng sardinas ay bumubuo ng grupo. Naniniwala kasi sila sa safety in number. Kung nag-iisa sila sa dagat, mas madali silang nahuhuli ng predator. Dahil dyan, kaya nilang bumuo ng malahiganting grupo na kinabibilangan ng 8,000 individual. Ako lang ba to o parang hindi ata effective yung defense mechanism nila? Parang mas mabilis ata silang mahuli ng mga predators, hindi ba? Ang isa pang magandang halimbawa ng pagkakaisa ay makikita sa Africa. Sila ang mga Cape Buffalo. Sa tuwing nag-iisa, madali silang target sa mata ng layon. Pero kung magsasama-sama, kaya nilang patauhin ang sinumang maninila kahit ilang leon pa yan. Napakabisa ng kanilang paraan ng depensa lalo na kung ganito kalaki at kalakas ang katawan. Pero paano na ang maliliit na nilalang na kailangan ng proteksyon? Para masagot yan, gusto kong makilala mo ang mga honeybees. Isa ito sa may pinaka-complex na lipunan sa animal kingdom. Mortal enemy nila ang mga wasp na paboritong kainin ang kanilang mga anak. Ang isang maliit na honeybee ay walang panama sa higanting hornet. Para matalo ang kalaban, lahat ng warrior ay maglalabasan para magtulong-tulong. Bumubuo sila ng grupo sapat para matakpan ang buong katawan ng giant hornet. Sa sobrang init sa loob ng bolang ito, natutusta ang kanilang kalaban matapos lang ng ilang minuto. Makikita sa infrared video kung gaano kainit ang loob ng cluster na binuo ng mga honeybees. Ang galing, di ba? Maraming hayop ang walang group o herd mentality kaya marami sa kanila ang nakaisip ng iba't ibang diskarte para makatakas sa kalaban. Isa na rito ay ang Madagascar hissing cockroach. Sa tuwing may lalapit na kalaban, gumagawa ito ng ingay na tumataboy sa hayop. Ginagamit din nila ang kanilang tunog laban sa tao. Sa totoo lang, kahit hindi na sila mag-ingay, masasabi kong wala akong plano humawak ng nakakatakot na ipis na to. Ang ibang hayop gaya ng monitor lizard ay paboritong pulutani ng maraming manginginom. Kaya naman, natuto itong depensahan ang sarili. Ang mga bayawak ay nagtataglay ng malakas na buntot na parabang latigo sa sakit. Malaki ang pinsala nito sa kanilang kalaban at maski ang matatapang na leopard ay aware sa lakas ng buntot nito. Sa madilim na ilog naman ng Amazon River, may naninirahang isda na may hindi pangkaraniwang superpowers.
Ito ang mga electric eel. Ang kanilang katawan ay kayang mag-generate ng 850 volts ng kuryente, sapat para makaparalisa ng tao. Dahil sa kanilang abilidad, isa ito sa mga notorious na hayop na nakatira sa Amazon River. Ayon sa kwento, sa lakas ng kanilang kuryente, kaya daw nito makapatay ng kabayo. Sa video, makikita kung paano niya pinatay ang buwaya. Kaya huwag kang magluloko-loko pag may nakita kang ganito kung ayaw mong makakuryente at maparalisa. Ang isa pang hayop na hindi na kailangan pang manguryente para makapanakot ay ang mga Scarlet King Snake. Itsura pa lang nila, iniiwasan na sila ng mga tao. Dahil yan sa kanilang matingkad na kulay, na pagkakamalan silang makamandag na coral snake. Ito ang coral snake. Ito ang legit na makamandag na ahas. Ito ngayon ang pilit na ginagaya ng mga king snake. At tawag dito ay Batician Mimicry. Walang taglay na lason ang mga Scarlet King Snake, pero dahil sa Batician Mimicry, nagmumukha silang coral snake at napagkakamalang nagtataglay ng lason dahil sa kanilang panggagaya. Para makilala natin ang susunod na hayop, kailangan natin pumunta sa Australia. Ito ang mga Frilled Lizard. Maliit lang ang butikin na to na may haba na 3 feet. Para makaiwas sa mga tao at sa predator na gusto silang hulihin, papalakihin nila ang sobrang balat sa kanilang leeg. Sa ganitong paraan, nagmumukha silang malaki at mapanganib. Bata pa ako, isa na to sa paborito kong lizard. Para sa akin, hindi sila nakakatakot. Ang cute, di ba? Super exotic. Sa dami ng hayop na naitampok natin, ito na ang pinaka-extreme. Ang mga butiki ay may behavior na tinatawag na self-amputation. Sa tuwing nako-corner, mas pinipili nilang putulin ang parte ng kanilang katawan. Hindi na bale kung binti man ito o buntot. Sa ganitong paraan, mabilis silang nakakatakas para mabuhay sa susunod na araw. Ang nakamamangha sa mga hayop na to ay kaya nilang i-regenerate o muling patubuin ang naputol na parte. There you have it guys, natapos na natin ang listahan. Ikaw, sa tingin mo, may nakalimutan ba akong isama sa ating listahan? Aling hayop na may kakaibang self-defense ang gusto mong ibida sa comment section? I-comment mo yan sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Salamat sa iyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!